Murah. Para yan sa akin. At sampal. Ang pinakawala ng isang estudyante sa isang kaeskwela sa Quezon sa isang video na viral ngayon. Ano, gusto mo ba? Noong isang taon daw nangyari ang insidente. Ayon sa pahayag ng eskwelahan, mahinahon daw na nagkaayos ang dalawang panig matapos makapag-usap noon. Pero sa paglutang daw ng video ito ngayon, binuksan nilang muli ang investigasyon matapos magreklamo ang magulang ng biktima. Batay sa datos ng DepEd, noong school year 2012 to 2013, mahigit 1,000 kaso ng bullying ang inireport sa departamento. Pero nitong nakaraang school year, umabot na ito sa halos 20,000 insidente. Ayon naman sa pag-aaral ng Council for the Welfare of Children at UNICEF na nilathala noong 2016, 65% ng mga kabataang tumugon sa survey ang nagsabi nakaranas sila ng peer violence o bullying. Noong 2013, naging batas ang Anti-Bullying Act na nag-oobliga sa mga elementary at high school na magpatupad ng mga pulisiya para maiwasan ang pambubuli at magkaroon ng mekanismo upang ma-report at maimbestigahan ito. Kailangan may mga ganyang advocacy campaign activities ang lahat ng paaralan sa buong bansa. Nang sa gayon, yung nabubuli man o yung nambubuli ay maunawaan nila kung gaano katindi ang epekto nito at bakit dapat hindi gawin ito. Itinuturing na pambubuli ang pisikal na pananakit, pagbibitiw ng masakit na salita at cyberbullying. Sabi ng DepEd, iniimbestigahan na nito ang insidente ng bullying na nangyari sa Quezon. You could be assured that we will address this matter. We should do what it takes to address all the psychological, emotional impact upon the victim, upon the bullied child. Proper psychosocial intervention should be done. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.